guys. Today, isi-share ko sa inyo kung paano magsaing ng mixed rice. So, kasi kami, ang kanin namin, meron siyang mga hinahalo. Tulad nito is a corn. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito, guys. Pero rice din siya, I think. And then, this one. And then, yung ordinary rice. So, yan yung sinasaing namin. Yan yung kanin namin. So, isi-share ko sa inyo kung paano siya lutuin ng tama lang na hindi siya malambot at hindi rin siya matigas. So, ang sinasaing ko kasi is for 3 person lang. So, yun, gagamit tayo ng addition, multiplication, division para makuha natin yung tamang timpla ng tubig. So, yan guys. So, ang isang tao kasi, pag hilaw pa yung bigas, kailangan siya ay 75 grams. Pag hilaw pa ang bigas. So, para mamix natin siya ng maayos, 75 grams, i-times natin siya sa 3 kasi 3 tao kami, yun ay papatak ng 225 grams. So, para i-mix natin siya dito sa 3 to, i-measure natin to ang bawat isa ng 30 grams. So, itong rice, unahin natin yung rice. Ayan, nasa 0 siya. 0 siya. So, kailangan mag-measure tayo ng 30 grams. Yan, eksakto 30 grams na corn. Okay. So, ngayon, mag-measure naman tayo nitong isang rice, isang klaseng rice. So, ibalik muna natin siya sa 0 ulit. Then, 30 grams. Yan, okay. Eksakto 30 grams. Okay, then i-next naman natin itong isa. Ibalik natin siya sa 0. Kailangan 30 grams ulit nito. Sobra. Grams. Okay. So, that means, ang total nitong mixed green na to is 90 grams. So, ang kailangan natin is makabuo ng 225 grams. So, ito is 90 grams. Kaya, yung rice naman natin, so, ngayon, susukatin naman natin ang rice. Remember, guys, itong formula na to is only for 3 person. After maluto, ipapakita ko rin sa inyo kung tigi ilang grams ang dapat kainin ng bawat isa. So, mag-measure ulit tayo ng rice. Ito yung ordinary rice. Kailangan natin ng 135 grams. 135 grams. 135 grams. Yan. So, that means, guys, itong rice natin, 135 plus 90 grams is 225 grams. So, ito yung sasaingin natin, lulutuin natin. So, bago natin siya ibabad, kasi ito kailangan natin itong ibabad for 1 hour. For 1 hour. So, bago natin siya ibabat, i-measure natin siya sa ml. Kasi doon tayo magbe-base kung gaano karaming tubig ang isasabaw natin sa kanya mamaya. So, sukatin naman natin siya sa ml. So, yan guys, sinukat ko siya sa ml. So, lumabas siya ng 100 ml. So, itong mixed grain natin is 100 ml. So, dyan tayo magbe-base kung gaano karaming tubig ang isasabaw natin. Ngayon, sukatin naman natin yung rice. So, yan guys, yung rice naman natin is pumatak siya ng 140. So, ibig sabihin, ang total nito is 240
40 ml. So, dyan tayo magbe-base kung gaano karaming sabaw ang isasabaw natin mamaya. So, ang bali ang isasabaw natin sa kanya mamaya is, kasi 240 siya, ang isasabaw natin mamaya is 220. So, less water para hindi siya malambot at hindi rin siya matigas. So, ipapakita ko uli sa inyo mamaya kung paano yun at kung gaano siya, yung 225 grams, bago siya maluto, yun yung grams niya. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano naman siya karami after maluto. Yun na yung kanin na siya nakakainin. So, ito guys, kailangan muna itong ibabad ng 1 hour. More than 1 hour is fine pag kailangan nyo na siyang saingin. So, yan. Ibabad natin siya ng 1 hour. So, ito na guys yung binabad nating mixed green kanina. So, hugasan na natin to. Pero, isasama na natin yung rice. Kasi, sasaingin na natin siya. So, hugasan lang natin ito ng 2 beses. So, gaya ng sabi ko kanina, ang total nito is 240 ml. So, ngayon, ang ilalagay lang natin na sabaw niya is 220 ml. Yan. 220 ml lang yung ilalagay nating tubig para hindi siya malambot at hindi rin siya matigas. So, lulutuin na po natin siya. So, ito na guys, luto na yung kanin natin. So, tingnan nyo, hindi siya malambot, hindi rin siya matigas. So, ngayon, itimbangin natin siya. So, nung hilaw pa siya is 225 grams. So, ngayong luto na, titingnan natin kung ilan ang timbang. Yan. 500 grams. Eksakto 500 grams. So, i-divide po natin yan sa tatlo. So, ayan po. So, 500 grams. So, ibig sabihin, i-divide natin sa tatlo, yun po ay 166.6 grams. So, yun lang po ang sukat na dapat naming kainin ng bawat isa sa amin. Pero, ang normal po na dapat nakainin natin is 150 grams. Pero so far po, before, nung wala pang diet list yung kasama namin, mas kunti po yung kinakain namin dyan. Siguro, minsan tig, kakalahating bowl lang po kami. So, kahit ngayon, yung 166.6 grams na yan is marami po yan para sa akin. So, kalahati lang yung nakakain ko yan. So, yun po yung tamang pagluto ng mixed rice. So, ayan po, diba? Tama lang siya, hindi siya malambot, hindi rin siya matigas. Thank you for watching, guys. Hope na may natutunan po kayo.